Muli naman nagkaroon ng oil spill sa dagat sakop ng Pola Oriental, Mindoro. Posible raw na may nagtatapon ng langis sa dagat. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Grabe mga kababayan, ito ho. Nagkalat na langis sa dalampasigan at nangingitim na tubig. Yan ang bumungad sa mga residente sa Barangay Bakawan sa Pola Oriental, Mindoro noong Martes ng umaga. Ayon sa kanila, nakasasakit sa sikmura ang masangsang na amoy ng langis. Ito ang panibagong oil spill sa naturang bayan. Sa tala ng lokal na pamahalaan, dalawang barangay ang apektado, kabilang ang Bakawan at Buhay na Tubig. Nagsagawa na ng paglilinis sa mga baybayin. Ayon sa Philippine Coast Guard, hirap silang matukoy ang pinagmulan ng oil spill dahil manipis at nag-e-evaporate ang nakuhang sample ng langis. Pero posible raw na may nagtapon ng langis sa dagat na nagdulot ng oil spill. Ang findings po namin dyan, maaari po na nanggaling yan sa barko or bangka na maaari po na nagtapon doon sa area. Nag-discharge po sila unintention or intentionally. Duda naman dito ang alkalde ng Pola. Matatanda ang nagkaroon ng malawakang oil spill sa Oriental Mindoro noong nakaraang taon. Dahil yan sa paglubog ng barkong MV Princess Empress. Pero hanggang ngayon daw, hindi pa nabibigyan ng danyos ang lahat ng mga mangingisdang apektado ng oil spill. At ang tagal na nila nga nabuhay. So anong gagawin nila? Hintay na another oil spill para kami mabigyan ulit. Kawawa sila, kawawa yung mga fishers. Nababahala naman ang isang advocate group sa pagkakaroong muli ng oil spill sa Pola. Maaari raw itong makadagdag sa pinsalang dulot ng naunang oil spill, lalo na sa Verde Island Passage. Nanawagan din ng grupo na ideklara bilang protected area ang Verde Island Passage para maprotektahan mula sa mga oil spill at iba pang ecological disaster. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.